kahabi. Ngayon, manghuli na naman tayo ng Daphnia. And medyo makulimlim na ang panahon. Pero kanina, medyo mainit. So, tara. Samahan niyo ako. So, after ko manghuli ng Daphnia, bigyan ko yun ng update ng aking ridleys na crossbreeding. Oh, pakita ko sa inyo para matingnan nyo. Nandito na tayo ngayon sa magkukuna natin ang Daphnia. So, ayan, ang dami. So, since medyo mainit ang panahon ngayon, ayan, medyo lumalabas yung mga Daphnia sa taas. Makita na sila sa taas lang. Maraming makuha natin ngayon ang Daphnia kasi medyo mainit yun ang panahon, medyo makikita sila sa taas. So kung mainit kasi yung panahon, yan, nandyan yun sila sa taas, no? Sumulutang. Same pa din, no? Yan, kulay green pa rin yun. Kung kulay green na yan, yan yung ano ng Daphnia. Pagkain, green algae. Na ang mga bago kong nahuli. Ngayon, salain naman natin. Oh. Tingnan natin kung gaano kadami yung mga nahuli ko na mga Daphnia dito. Ngayon, salain natin ulit para yung mga putik, no, matanggal. Matira yung mga Daphnia na lang. So, kung pansin, may putik. Iyan lang natin yung putik kasi yung ibang Daphnia nandyan. Balik lang natin ang tubig. Yan, tutubo pa yan dyan yung mga Daphnia. Yan, lipat na natin dito. Yan. So ito, pwede pa natin salain ulit, no, para magiging clear talaga yung tubig. Ito, balik lang natin kasi ibang magtubo pa yung mga Daphnia dyan. Yung ito, salain naman natin ulit, no, para ma-clear na yung tubig. Yan. Final. Ayan. So, medyo clear na yung tubig. Ayan. Makita na natin yung mga Daphnia. Kung meron man. So, ayan. Meron pa rin. Marami pa rin. Oh. Ayan. Dami pa rin. So, kung pag nag ano pa, no,
Pag naaraw-arawan pa yan siya, mas dadami pa yan sila and mas makita sila na sa taas marami. So ito, lipat lang natin, tingnan natin oh, kung dami pa dito yung mga duck niya ulit. So tingnan natin dito later. So ang ginawa ko, nilagay may ginawa din ako dito, yan. May mga putik din yan. Then nilagyan ko rin ng ganito dito. So tingnan natin oh, kung magdami din sila dito. At ito, hayaan lang muna natin. No, lagay muna natin dito. And antayin natin ng mga 3 to 5 days no, para at least may mahinitlong mga hanap ng mga ducks niya dito. And yun na yung mga maliit. Pwede na yun sa mga fry na kain natin. At ngayon, pakita ko sa inyo yung aking crossbreeding. So ito, same line, same strain, pero different lines. So dalawang magkakaibang lines pero same strain. Ang strain nito ay red lace. Yan. So red lace ito siya, no. Yan, red lace. Yan. So ito talaga ang partner niya, red lace. Itong female tsaka yon ang male na red lace. And next, ito naman, ito red lace din to. Ayan. So ang female dito ay red lace na medyo mapino na yung kanyang pattern sa fins. Well, itong male nito, ang male dito ay same lang dito na male. Ayan. So itong female dito, yan yung red lace din, pero kaibang, sa ibang line yan siya. Yan. So tingnan natin ang magiging anak nito later ng crossbreeding ko ng dalawang magkakaibang line pero same strain. So ito na. Ngayon, ipakita ko sa inyo yung male. Yung male na red lace din na ibang strain to. Yan. So ang hulihin ko muna yung mga male. Yan. So ito, yan. So red lace din ito. Yan, pero yung male nila, yan yung male. Yan. So itong male na to, yung fins nila, I mean, hindi masyado red, no? Yan. Hindi, maliliit lang. Compare kanina sa pinakita ko na male, na mas malaki yung fins, saka mas pula talaga yung kulay nila. So ito na, no? Pwede rin na dagdagan natin dito ng female pa. Dalawang female. So dagdag tayo ng dalawang female, no, para magiging trio na siya. Maghuli lang ako dito ulit ng female. Kasi gawin natin trio. Isa female. Ito mga female dito. Nanganak na rin kasi mayroon na rin ako dito nakita na mga Friday na red lace na, no? Marami na rin. So ayan, dalawang female idadagdag natin doon sa crossbreeding. Ito na yung dalawang female na idadagdag natin dito. Ayan, so isang male na nasa different line and tatlong female na different line din. Yun, balik na natin sila dito sa kanilang breeding tank. Ayan. So tingnan natin pag nabuntis or pag nanganak, tingnan natin ang magiging result nito.
And ito, balik lang natin dito. Ayan. So, sa tingin ko itong female na to, nanganak na to, no? Kasi nakita ko parang may mga fry dito. Kaya lang, nangyari, kinain yata nila. So, sayang. Kung mayroon kayong mga question o suggestion sa pag-crossbreeding ng guppy, i-comment nyo lang po sa ilalim ng video na ito. At para sa mga updates, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click ang bell button para ma-notify kayo sa pinakabagong videos ko. Hanggang sa muli, isa ng magandang araw sa inyo lahat. God bless, keep safe, and see you next time.